Hindi naman mga 2:23 in the morning. Oh, so, no! Napakaaga, pero okay lang yan. Oh, sige. Ano na nangyari? Ano na nangyari sa... Teka, ano araw na ba ngayon? Today is Wednesday? Tuesday dyan? Ano nangyari Tuesday sa mga aktibidades ni Pangulong Marcos Jr.? Hindi, actually, Wednesday dito, 7 hours ahead lang naman yung Pilipinas, pero madaling araw dito. Pero kanina, kahapon, ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang economic team ang mga paraan at estratehiya ng kanyang administrasyon para palakasin ang ekonomiya ng Pilipinas sa isinagawang Country Strategy Dialogue Martes ng hapon na sa isinasagawang World Economic Forum dito doon sa Davos, Switzerland. No? Sa kanyang speech, sinabi ng Pangulo na kumpiyansa siya na hindi lamang maaabot kundi mahihigitan pa ng Pilipinas ang target na GDP growth na 6.5% para sa taong 2023 dahil may sinya alis umano na baka umabot pa ito ng 7%. Kumpara ito sa global economic growth outlook ng International Monetary Fund para sa taong ito na nasa 2.7% lamang, mas mababa sa 3.2% noong 2022 at 6% noong 2021. Ayon sa Pangulo, ang malakas na macroeconomic fundamentals, fiscal discipline, structural reforms at liberalization ng ilang sektor sa Pilipinas ay nakatulong para maging matatag ang ekonomiya ng bansa laban sa epekto ng pandemya at mga sumunod na mga hamon sa global economy. Tuloy-tuloy din naman ang mga paraan ng gobyerno para tugunan ang global inflation sa pamamagitan ng pagtulong ng kanyang administrasyon sa sektor ng agrikultura na palakasin ang lokal na produksyon bukod pa sa pagsulong ng modernization at innovation programs, mga bagong teknolohiya sa pagsasaka at pangingista at adoption ng mga climate at disaster resilient technologies. Gaya ng inaasahan, Tony at Casey, binanggit ng Pangulo yung kontrobersyal na Maharlika Wealth Fund. Anya, nagsimula na ang proseso ng pagbuo nito isa lamang sa maraming paraan para i-diversify ang financial portfolio ng Pilipinas. Dagdag ito sa mga kasalukuyang investments na hindi lamang magdadala ng financial na ganansya para sa bansa, kundi magsusulong din naman ng mas maraming trabaho at pagpapaganda ng serbisyo publiko sa Pilipinas. Marami din naman ng investment opportunities sa bansa sa larangan ng renewable energy, agro-processing, transportation, infrastructure development at nananatiling bukas ang kanyang gobyerno para sa mga bagong partnership para sa tuluyang ikauunlad ng bansa. Samantala, sa ikatlong araw ng World Economic Forum, nakatakdang daluhan ng Pangulo ang isang panel para sa nutrition security. Meron din siyang IGWEL o yung Informal Gathering of World Economic Leaders patungkol sa global cooperation at isang high-level dialogue naman patungkol sa investing in infrastructure for resilience. Tuloy-tuloy ang mga aktibidad hanggang sa hapon. Magkakaroon siya ng one-on-one dialogue kay World Economic Forum President Borge Prende. At yan muna ang latest mula dito sa Switzerland. Tony at Casey, balik sa inyo. Ito, Pia, may pinapakita tayong video no, na may kaharap nga si Paolo Marcos Jr. tsaka yung kanyang delegation. Do sa kabilang side naman, sino ba itong mga to? Mga private businessmen ba ito o mga government officials na ibang bansa din? Kasi hinihingi pa natin no, kung sino yung mga nag-attend. Pero yung nakikita din natin, mostly yung mga miyembro din ng business delegation. Lalo na doon yung sa nasa likod. Ito yung country strategy presentation nila, di ba? Yes, oo. Pero yung kung sino yung mga dumalo, hinihingi pa din natin. No? Kasi pero ang expectation natin dyan, at sinabi din kasi ng Malacanang ay mga international CEOs, mga global leaders yung dumalo dito sa Country Strategy Dialogue. At nabanggit din natin sa mga naunang report na hindi lamang dito nagsimula yung mga, kumbaga, investment pitch ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mm-hmm. Meron din siya kasi mga dinalahan ng mga meeting, ng mga dinner. Yeah. Gaya ngayon yung na-report natin kahapon, yung isang dinner at the sidelines ng forum nga, kung saan na dumalo yung ilang mga international CEOs, katulad nung CEO ng Amazon, yung CEO ng Unilever, ng General Atlantic, pati yung mga ibang mga
government officials ng ibang bansa, yung Minister of Investment ng Republic of Indonesia, for example, ang Minister ng Thailand, for example, yon. Yung mga pati CEO ng Heineken, nagdumalo doon at kahit na informal yung gathering, kahit na on the, at the sidelines lang siya ng forum, ayon sa Malacanang, ituloy-tuloy din daw naman yung pag-pitch niya ng investment sa Pilipinas. Ayun. Mm-hmm. Actually, isa sa mga, yung parang lumutang na pangalan doon, at natanong ko nga si Pia kagabi sa The World Tonight, yung son-in-law ni dating US President Donald Trump, nakadaupang palad din daw ni Pangulong Marcos Jr., di ba Pia? Oo, yung asawa ni Ivanka Trump, si Jared Kushner. Si Jared. Actually, na picturean pa nga siya, magkatabi sila ni First Lady doon sa table. At gusto lang din natin malaman. Pag mukhang close, anong close sila, matawa si First Lady. Oo, kung ano yung mga chinika nila doon. Kasi may mga kinakaharap lang din doon si... Din si paring Jared ha sa Estados Unidos. Meron. Ha? May mga kaso-kaso din. Meron din siya. Oo. Pero Pia, nakarating na ba sa Pangulo at saka sa kanyang delegasyon dyan yung mga sinasabi dito sa iba, dito sa Pilipinas habang nandyan siya, no, sa Switzerland, na tila ata premature pa ang kanyang pagsusoft launch, kahit na ba soft launch pa yan, ng kanyang sovereign wealth fund? No, actually, I would assume na nakarating din naman sa kanila. Pero parang ang nangyari naman din kasi dito, gaya nga na nasabi ko, broad strokes lang talaga. Walang anything specific. Actually, kahit dun sa sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno kahapon, parang nababanggit lang dun sa based doon sa mga binibigay sa atin na information from Malacanang. This is only to diversify yung financial portfolio ng Pilipinas, and it will be implemented siguro with the highest standards of transparency and accountability. So parang ang binabanggit lang dito na ito yung isa sa mga paraan na ginagawa ng gobyerno. So pagdating doon sa mga specifics, hindi na man din nila parang dinidetalye ito dahil actually hindi pa naman talaga plansyado ito. Dahil hindi pa nga siya pumapasa sa Kongreso. Kaya nga. Paano kung hindi pumasa? pinangungunahan nga nila muna yung proseso, yung legislative process. Actually, alam mo, marami ding nakakapuna kasi, Pia, sa lahat ng mga biyahe ngayon ni Pangulong Marcos Jr., karamihan na kasakasama niya lagi either si dating Pangulo at ngayon ay House Representative Gloria Macapagal Arroyo, si Speaker Martin Romualdez, si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, di ba? Parang ang nangyayari tuloy, lagi niyang bit-bit itong mga to sa kanyang mga biyahe. Pero wala naman siyang kasama sa mula sa Senate, di ba? Hindi siya nagsasama ng mga senators sa kanyang mga biyahe. Mm-hmm. O, bakit kaya, Pia? Meron bang particular preference ng president na dapat nandun yung speaker at yung senior deputy majority leader? Actually, yun nga din talaga yung tinatanong natin. Pero pagdating dyan, wala pang sagot yung Malacanang. Pero yun ang talagang nakalinya na tatanungin natin, dahil lalo na yan yung talagang concern ng maraming mga Pilipino. And it's understandable naman, kasi bakit naman kasama sila kung hindi naman talaga clear kung ano yung anong role nila doon. Because anong naiaambag nila? World Economic Forum. Yeah. Pero kasi meron din namang dun sa mga discussion naman, merong nag-float ng idea. Baka kasi dahil binabanggit yung Maharlika Wealth Fund or yung Sovereign Wealth Fund, baka sila ang mag-explain. Kailangan yung presence niya. Oo, sila yung mag-explain on the part ng mga lawmakers. Dahil if I'm not mistaken, itong si Sandro Marcos, isa sa mga co-authors nitong ano. Pero we cannot really assume. Meron na kaming schedule na press conference kaya Pangulong Marcos on his last day. Ito yung Friday. Yeah. Mm-hmm. So asahan natin, natatanong natin yan. Okay. Mm-hmm. Kasi medyo weird lang din, di ba, P? Parang, oh, you want to know more about the Maharlika Wealth Fund? Let me call the Speaker of the House, who, by the way, is my cousin. Oh, you need more explanation? Let me call my son. Medyo di ba? Medyo mahirap parang i-explain. Parang family outing ba ito? Actually, kung titignan mo yung video, parang kasama din sa, isa dun sa audience, yung kanilang, isa pa dun sa isang presidential son na
doon din si Simon yata, yung guwapo. Yung guwapo. Sobra, lahat naman sila guwapo. Oh, lahat sila, pero parang ito yung parang pinaka nababanggit na pinakagwapo nung sa mga anak. Though guwapo naman syempre dito si alam mo, tigilan na natin to, P. I will save puyat you. Puyat lang yan. Puyat lang yan. Oh. Pero naalala kita kagabi. Oo, P, naalala kita kagabi dahil kumuha ko ng salon pass doon sa medicine cabinet. Eh, katabi nun yung warmers. Pagkita kong ganun, sabi ko, Pia. Kung pwede mo lang sana iabot kay Pia. Ito sana yung hawak-hawak mo ngayon. Sige. Pero alam mo yung isa sa mga napansin ko, kahit nandun kami sa Davos, kahit na maraming snow siya doon. Actually, hindi siya ganun kalamig. Pinupoint out ni partner itong ni, parang dapat kasi by this time, dapat puno-puno na snow itong, pero kahapon na pansin din namin na patunaw na yung snow doon. Tapos parang kahit na isang ano lang, level lang ng warmer yung gamit sapat mo. Na. Parang buhay ka, sapat na. Hindi ka tulad dun si expect natin na kailangan balut na balut ka. So, isa din ito, yung issue ng climate change. Isa din yun sa mga pinag... tatalakayan. Tinatalakay ng mga world leaders at dito sa forum, sa World Economic Forum. And it's staring them right in the face. Exactly. Yung pruweba na talagang nagbabago na ang klima ng buong mundo. Pia, tulog ka na. Tulog ka na. Meron ka pang susunod na coverage. Salamat, Pia. Maraming salamat.